Mahilig ba kayong kumain ng tacos? Ipapakita ko sa inyo kung paano ko lutuin ang aking taco cups. Gagamit ako ng kalahating kilo ng ground beef at hiniwa ko rin ng maninipis ang lettuce. Meron din akong hiniwang sibuyas at kamatis. Tanggalin niyo yung buto ng kamatis ha. Ayan, meron ding cheese. Kahit na anong cheese pwede. At meron ding tomato sauce at taco powder. Gagamit din ako ng wonton wrapper. So, umpisahan na natin. Lagyan ng konting tubig ang ground beef. Hayaan lang itong kumulo at habang kumukulo, haluin ito para hindi magbuo-buo. At pag medyo konti na lang yung tubig, lagyan ito ng asin. Nakalimutan ko nga palang idagdag yung asin sa mga kakailanganin nating sangkap kanina. Lagyan na rin ng pinong paminta at syempre, kailangan ihalo nyo. Sunod naman ang taco powder. Mga isang kutsara ang nilagay ko dito. Pagkatapos, syempre ihalo ulit. At ilagay ang isang pakete ng tomato sauce at haluin itong maigi. Isama nyo na rin sa mga sangkap ang asukal. Kailangan lagyan ito ng mga isa't kalahating kutsara ng asukal. At pagkatapos, haluin lang ito at hayaan lang itong kumulo para maluto ng maigi yung ground beef. At pagluto na ito, tanggalin yung excess na mantika at i-transfer sa isang lalagyanan. Next ay i-preheat na natin ang oven sa 350 degrees Fahrenheit at pagkatapos i-brush ng mantika ang muffin tray. At tapos ilagay na rin natin ang mga wonton wrapper. Magkapatong yung nilagay kong wonton wrapper para mas tipid sa oras. I-brush nyo rin ng mantika ang mga wonton wrapper. Hindi ko na naipakita ito kung paano pero madali lang naman yon. Pagkatapos isalang nyo na ito. Mga 5 to 8 minutes or hanggang sa maging malutong ito. Ayan, pwede na. Dahan-dahan lang sa pagkuha kasi sobrang init nito. Tanggalin sa muffin pan at ilagay sa isang serving dish. Kailangan dahan-dahan ang paglagay kasi minsan nagkakrak ito. Lagyan na natin ng filling. Umpisahan natin sa beef. Konting beef muna para magkasya yung ibang filling natin. Tapos lagyan natin ng kamatis. Tapos sibuyas. Yan. Tapos yung ating lettuce. Konti lang ha. Ayan. Tapos yung cheese. Ilagay natin yung dalawang klase ng cheese. Ayan. Nako, ang sarap. Oh, parang gusto mo ah. Aminin mo. Gusto mo, no? Masarap talaga to. Lalo na malutong yung wonton wrapper. Nako, mapaparami ka ng kain talaga. Sinubukan ko ring mag-bake ng wonton wrapper pero isinama ko na yung filling. Nilagay ko na rin yung ground beef, tapos yung kamatis, basta sunod-sunod na, sibuyas, tapos yung lettuce, dandahan, oops, tapos yung cheese. At pag nalagyan na lahat, ilagay lamang ito sa oven ulit ng 5 to 8 minutes sa 350 degrees Fahrenheit
at hintayin lamang itong maluto. Okay, time's up. Luto na ang taco cups. Oops, dahan-dahan. Ang init. Ayan, ready to serve. Alam nyo, mas gusto ko yata itong pangalawang ginawa ko. Pero pareho lang silang masarap. O, ano pang ginagawa nyo? Bili na ng ingredients at gawin na to. Bilis! Bilis!